channel. So for today's video, usapang plants ang gagawin natin. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano ba napapanatiling mataba or healthy, malusog yung ating mga plants. Kasi mainit ngayon guys, pag summer, asahan nyo yung mga plants natin, mga cactus, succulents, pumapaya talaga sila. Siguro dahil sa sobrang init, ewan ko lang guys sa inyo kung ganun din. Kasi napapansin ko guys, tuwing summer talaga, yung mga old succulents ko, pumapaya talaga sila. So, nag-isip ako kung ano ba yung mga dapat gawin. Or nag-search ako guys. Or basa-basa tayo sa Google para malaman natin talaga yung proper care sa ating mga plants. So, yun guys, sa video to, bibigyan ko kayo ng 3+1 tips para mapanatiling mataba, malusog, or healthy yung ating mga plants kahit na summer ngayon guys. Bakit ba 3+1 ang sinabi ko? Unang-una guys na tip is proper sunlight. So kung bago pa lang yung mga halaman natin, succulents, ang ginagawa ko guys is inilalagay ko muna siya sa hindi masyadong masakit sa balat or sa leaves na makakasunog sa kanila na sunlight. Let's say ang ating succulents is Korean, galing sa Thailand, galing sa Japan, ganun guys, basta galing sa ibang bansa na halaman. Gusto ko mag-collect ng mga succulents kasi iba-iba yung kulay niya. So, nakaka-enjoy lang siya. Katulad din yan guys, na galing sa benggit na succulents, kailangan nasa bright shaded area lang siya hanggang 2 to 3 weeks or ewan ko, sa iba kasi ang ginagawa nila after 1 week, nilalagay na nila sa arawan or sa filtered muna. Ako, ang gawa ko, unti-unti lang guys. 1 week siya na hindi siya gaano na arawan. Tapos, after 1 week, nililipat ko siya ulit ng pwesto na medyo matagal-tagal na yung araw niya. Pero bright shaded pa rin siya. Mga 3 to 4 hours na umaga, hindi pa siya masakit sa leaves na init. Pag 3 weeks guys, iniuurong ko ulit siya sa lamesa kasi medyo 3 to 4 hours or 4 to 5 hours na yung nakukuha nilang sunlight. So yun guys, dapat may proper sunlight tayo lalo na pag bagong pot, repot yung ating mga succulents. And then guys, tip number 2 is proper watering. So yung sa pagdidilig ng mga succulents guys, ang gawa ko, pagkalagay ko sa pot ng plants, kasi syempre, i-deliver sa atin yan ng hindi nakapot kasi bawal yun pag naka-soil yung halaman. Hindi siya po pwede. Sa LBC guys ha, dito sa Pilipinas, ewan ko lang sa ibang bansa kung po pwede kasi ano, wala pa akong na-encounter na nagpadala ng plants na mayroon siyang soil. Pagkapat natin, after 5 days to 1 week, saka lang natin siya didiligan. Hindi pagkapat natin is dilig agad. Hindi ganun guys. Ang gawa ko, hindi 5 days. Sa iba, 5 days yung gawa. Pagkapat nila, after 5 days, winawater nila yung plants. Ako guys, after 1 week ko pa sila, winawater. 10 to 20 ml guys yung gawa ko. Meron akong syringe. Pakita ko sa inyo guys. Eto guys, yung syringe na ginagamit ko. 20 ml ang laman nito. Ang ginagawa ko, pinupuno ko siya ng water tapos nilalagay ko lang siya sa mga brim ng pots. Dito sa mga gilid-gilid, guys. Yan. Dito sa mga gilid-gilid, guys. Yan. Dito ko nilalagay yung water. Sa second and third week, guys, ganun pa rin yung pagdidilig na ginagawa ko. 20 ml pa rin, guys. Hindi ko siya nilulunod sa water kasi nag-a-adjust pa lang sila, lalo na sa soil mix mo, baka hindi nila magustuhan. Hindi kasi tayo pare-parehas ng soil mix, guys. Yung soil mix ko kasi, 70-80% pumice, and then 20% carbonized rice hull, or nilalagyan ko pa siya ng vermicast. Konting pataba lang sa lupa, pero yung iba, walang vermicast yung gawa ko. So, yun guys, dapat meron tayong proper watering sa ating mga plants. Huwag nyong iisipin na feeling ko kulang pa yung water na to, so kailangan ko pa siyang dagdagan or diligan pa ng mas konti. Huwag ganun guys. Pag nakailang buwan na lang yung plants, pwede nyo na siyang diligan ng mga hanggang
tumulo yung lupa. Depende pa rin sa soil mix, guys. Wag lang compact yung soil na gagamitin nyo. Kailangan pa rin ng maraming pumice. Kung gusto mong mag-grade or shine ng succulents mo, kailangan talaga is ang soil mix mo is yung fast draining, guys. Kasi pag maraming pumice, fast draining yung ating plants. Hindi tayo mamamatay ng plants pag ganong fast draining yung ating soil mix. So, number 3, guys, na ginagawa ko para manatiling healthy yung mga succulents ko, kinakat ko yung mga flower stalk or yung bloom stalk na tinatawag. Ano ba yung tinatawag na bloom stalk? Eto, guys, oh. Ayan. Kung nakikita nyo yung mahabang yan. Number 3, guys, na ginagawa ko para manatiling healthy, malusog, pares lang yon or mataba yung aking plants, succulents, is kinakat ko yung flower stalk or yung bloom stalk na tinatawag. Eto siya, guys, malapitan. Ayan. Eto pa yung isa, guys, na bloom stalk or flower stalk na tinatawag. Bakit ba natin kailangang ikat ang flower stalk or ang bloom stalk? Is kasi dyan napupunta yung mga energy ng plants. Kaya kailangan natin siyang ikat. Kung mapapansin nyo, sa mga Korean succulents or yung mga nagko-collect ng mga Korean succulents, guys, pag i-deliver sa inyo yan, walang roots, walang stalk, or meron man siya is maliit lang. Tulad nito, guys, si Hermes, ganito lang yung flower stalk niya nung dumating sa akin. Tapos, dito na lang siya nag-bloom ng ganyan. At etong si Lorences ay nung dumating sa akin, wala siyang mga flower stalk na ganyan. Dito na lang siya nagka-meron. So, kung gusto nyong being healthy or mag-stay healthy yung ating mga succulents, kailangan natin siyang ikat. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako mag-cut. Actually, meron na akong nakat dito. Ang ID daw nito, sabi ni seller, is Copper Canyon. Ayan. Tapos, payat siya, guys, kasi ang haba ng flower stalk na tinanggal ko sa kanya nung nakaraang araw. Dito ko siya kinat, oh. Tapos, may mga babies din siya. So, katulad nito, si Frogs to. Sobrang payat niya, kahit anong gawin kong dilig sa kanya, nagbo-bottom watering na ako, ganyan pa rin siya. That's because, dahil dito kay, ano, kay flower stalk. So, gamit kayo ng gunting, gupitin nyo yan. Ayan, hanggang sa dulo, guys. Tapos, eto naman si Bark Tick, ang tagal na niya sa akin. So, ganyan pa rin. Parang lumaki siya ng konting-konti lang. Ilang buwan na to, guys, sa akin. So, kailangan kong ikat yan doon sa dulo. Hanggang saan maabot ng gunting nyo? Doon sa dulo, guys. Hanggang saan? Yan. Ayan, guys. Kasi yung energy ng plants natin, lahat na pupunta yan dito sa, ano, sa flower stalk. Kaya kailangan natin siyang ikat kung gusto nyong maging ganito siya kataba. Ayan, sobrang taba niyang si Monami or si Amabile. Nung dumating to pala sa akin, ganito lang siya kaliit, oh. Parang mas malaki lang sa 10 peso coin, pero ngayon ang taba niya. Ito namang si Tinkerbell. Kinat ko na siya, hindi ko na napakita sa inyo kasi 5 days ago ko pa siya nakat. Dito na lang siya nagbloom simula nung dumating sa akin. Etong si Avocado Cream is super taba. Pero, kailangan ko na siyang ikat. Kung nagsasawa na kayo doon sa flower stalk or pagsawaan nyo muna, pwede ko na siyang ikat kasi napagsawaan ko na yung flower stalk niya. Ganun lang yung kasimple, guys. Pag nagsawa na kayo, kasi pare-pares lang naman sila katulad niyan. Tingnan nyo. Tapos, eto din. So, kung gusto nyong ganyang kataba, yan, ikat nyo na. Ayan. Kung hanggang saan nyo maabot ng gunting nyo. Ayan, guys. Kinat ko na siya. Pero itong sa Hermes, hindi ko pa siya ikakat kasi hindi ko pa siya napapagsawaan. Tingnan. Ayan, kasi ang ganda ng pagka, ano, ng flower niya, oh. Saka na siguro pagsawa na ako na titigan sila. Pero meron din namang mga flower stock, guys, na hindi basta-basta pinuputol, katulad nitong si Esther.
hindi ko siya puputulin kasi may tumutubo rin doon na maliit. Nakikisabay siya sa paglaki ni mother. So, hindi natin siya kailangang putulin. Ang mga kailangan lang natin putulin is yung ganito kahaba. Ito pa isang example, si Fantasia Claire. Nagbubloom na rin si Fantasia Claire. Maikli pa ang kanyang flowers. So, hindi pa natin siya kailangang putulin. Etong si Lorences, as I said kanina, dito na lang siya nagbloom. Nung dumating siya sa akin, wala siyang mga flower-flower na ganyan. Pero nung umulan, guys, saka siya nagkaroon ng mga flower, tapos tumaba siya. Katulad nitong si Prism, guys. Nung dumating siya sa akin, itong pinakamalaking to is, kasing laki lang siya ng 1 peso coin. Pero ngayon, guys, doble na yung laki niya. Ito rin si Orion, guys. Nung dumating siya sa akin, maliit siya, parang eto, ganyan lang siya nung dumating sa akin. Tapos ngayon, sobrang laki na. Kasi meron akong kinat na flower stock dito dati. So, maliit na, nandun na sa ilalim siya. Hindi na nyo makikita. Kaya, ayan guys, ganyan na siyang kalaki. Ang bilis niyang lumaki or ang bilis niyang tumaba pag tinanggal mo yung mga ganito, yung mga flower-flower. Pero kung ayaw nyo naman, mag-search na lang kayo ng ibang way kasi yun yung way ng pagpapataba ko ng aking mga plants. And then, eto namang si Napoleon Hat. Look guys, sobrang taba niya. Eto namang si Tomentosa. Ang taba rin niya kasi pansin ko guys, eto may mga far-far na yan is gusto lang nila sa bright shaded area. Bakit ko ba nalaman na mas gusto nila sa bright shaded area? Dalawa kasi yung ganito ko. Ay, hindi lang dalawa guys. Marami akong ganito. So, tinetest ko sila kung gusto ba nila ng full sun, gusto nila ng bright shaded, or kung gusto nila ng walang araw. So, mas gusto nila ng bright shaded guys. So, ipapakita ko sa inyo yung ipinul sun ko. Eto guys, yung aking full sun, si Panda Ear. Actually, dati bright shaded area siya, pero ipinul sun ko kasi nilagay ko siya dun sa, dyan sa second layer ko siya nilagay. Pero, ayan, eto nangyari, pumayat. Pero ngayon, nag-a-adjust na siya. Kasi, 1 month na siya sa bright shaded ko nilalagay na ulit. Kaya, ayan, tumataba-taba na siya. Kaya, kung ayaw nyong magaya yung succulents nyo kay Copper Canyon, kasi, ayan, ngayon pa lang siya nag-a-adjust. Kasi, hinihintay kong mag-bloom yung kanyang dulo. Eh, hindi ko na siya nahintay kasi pumapayat na siya talaga. Eh, gusto ko matataba yung mga plants ko. At saka isa pa guys, etong mga flower stalk na yan, lapitin siya ng aphids, yung kulay green, dyan siya nagbabahay sa mga dulo-dulo. Number 4 guys, is yung plus 1 ko na tinatawag. Bakit ba plus 1 yung sabi ko? Kasi yung panghuli or yung pang-apat na tip ko sa inyo is yung fertilizer. Eto siya. Ayan, osmocot siya guys. Pero kung wala kayo neto or wala kayong mabilhan, po pwede guys yung mga nasa Ace Hardware na Nutricot. Basta 14-14-14. Ayan guys, 14-14-14 yung controlled release ng inyong fertilizer. Nabili ko to sa Shopee last year. Ang ilalagay nyo dito is 10 to 15 pieces kada paso. Pero pwede rin namang walang fertilizer guys kasi marami naman akong kilala na nag-aalaga ng mga succulents. Okay na yan kahit walang fertilizer. Basta yung tatlong tips ko sa inyo, nasa sa inyo rin guys kung gusto nyong sundin yung mga tip ko na yon kasi nag-work naman siya sa mga plants ko. So kung wala naman kayo guys yung mga osmocot, nutricot, or wala talaga kayo mabilhan nun, po pwede namang yung soil mix nyo, haluan nyo lang siya ng vermicast kasi fertilizer na din yun guys. Pero konti lang, wag masyadong mataba. Pag once na napadami yung paglalagay nyo nun, tataba nga yung halaman nyo. Hindi nyo naman siya basta-basta mai-stress. Ano ba yung stress na tinatawag? Yung katulad nito, si Hermes. Ngayon, medyo may parang dat-dat na red yan. Pero pag na, ano siya, na-stress siya, magiging full red yan. Sana may stress ko guys. Sana guys, dun sa mga sinabi ko is meron kayong natutunan. Pero yun nga lang, magsa-search at magsa-search pa rin kayo ng mga
tamang care sa kanila kasi hindi naman lahat ng plants iisa yung gusto. Kasi meron diyang gusto ng tubig, meron ng ayaw sa tubig, gusto niya sa full sun, ayaw ng full sun. Ganun guys, magsesearch at magsesearch pa rin kayo. So that's it for today's video. I hope you enjoyed watching. Don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel, Ken Ken Dilara, if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong uploads. Thank you and see you on my next video.